Hello mga kamikos, kamusta kayong lahat? Happy New Year sa inyo. Sana nag-enjoy kayo sa inyong pag-celebrate ng New Year. So, isa akong OFW, alam naman natin na napakalungkot talaga ng buhay. OFW, lalo na pag nag-isa ka lang sa isang bansa, okay? So, dito sa Saudi Arabia, dati is mahina na talaga yung kaso ng cases ng COVID-19 dito sa Saudi Arabia. Pero biglaan na naman itong tumaas. So, ngayong araw is naglabas ng news yung Saudi Gazette na umabot na nga ng 1,000 plus yung cases dito sa Saudi Arabia as of now, diba? Sa Pilipinas naman mga kamikos, may isang taong napaka selfish or makasarili na lumabag sa protocol, okay? Sa quarantine protocol. Ito ay si Gwyneth Ann Chua, okay? Si Gwyneth Ann Chua is nanggaling sa USA, umuwi ng Pilipinas noong 22 and nag-quarantine, okay? So lumabag siya sa quarantine protocol dahil nga pagka 22 naka-quarantine siya and 23 is nakipag-party siya sa isang resto bar or sa isang restaurant. Nag-start ang party nila 10 PM hanggang 1 AM. So ayun, dahil doon nag-spread daw siya ng Omicron. So hindi pa klaro kung Omicron nga ba yung virus na yun or yung variant na yun or COVID na nag-evolve. Alam naman natin na nag-evolve talaga yung COVID, marami ng pangalan na lumalabas, di ba? So, ayan, lumabag siya dahil nga hindi pa tapos yung kanyang quarantine period, pero lumabas siya sa hotel na kanyang tinutuluyan or yung kanyang pinagka-quarantinan, di ba? So, doon siya nag-quarantine sa Berjaya Hotel. So, sabi daw niya, nagmayabang pa na may connection siya sa, marami siyang connection, parang ganun ba? Kasi siyempre naman, mayaman, taga-US, nanggaling sa US, ito lang yung napakalungkot sa atin kasi kasi nga, pag marami ka talagang pera and marami kang pera, di ba, pwede kang sumuhol under the table or anong gagawin mo. So, yan lang yung napakalungkot. Very unfair sa mga OFW na umuwi talaga na sumusunod sa patakaran or protocol ng DOH para matapos ang quarantine. Alam naman natin yung mga ibang OFW talaga na nagpakahirap sa ibang bansa is 30 days lang minsan yung ang bakasyon. So iba is hindi, pinipili na lang na hindi magbakasyon dahil nga sa quarantine. So yung quarantine sa atin sa Pilipinas is 5 to 7 days, diba? So ito si Gwyneth is pumasok siya sa hotel, sa Berjaya Hotel noong 22 and lumabas ng 23. Bumalik din naman ito sa hotel na pinagka-quarantinan niya. Sabi niya daw may connection siya so pwede siyang lumabas. So ito yung pinaka-nakakalungkot kasi nga madaming tao yung nakasalamuha niya doon and holidays pa, di ba? So yung pag-holidays kasi madaming tao yung pumupunta, pumapasyal kung saan saan and nakikipagsalamuha. Minsan, di ba, naghanda yung mga tao and doon nagkaroon ng spreading ng virus nga, okay? So, napakalungkot lang na spread ito ng isang taong walang makasarili ba, kumbaga, gusto niya lang lumabas, makipag-party, di ba? So, sa ganong sitwasyon, ngayong panahon na may COVID, dapat alalahanin din naman natin yung mga tao na nakapaligid sa atin na hindi lang puro sarili natin. Kasi pag after naman ng quarantine period mo, pwede ka naman mag-party sa labas and unlimited party naman after ng iyong quarantine period, diba? So, ayun na nga, nakahanda na yung DOH and yung Bureau of Quarantine sa kaso na ipa-file nila laban kay Gwyneth Ann Chua. And yung PNP Criminal Investigation and Detection Group naman is naghahanda na rin ng kanilang ikakaso kay Gwyneth dahil nga dito sa paglabag niya sa quarantine protocol sa Pilipinas. Alam naman natin na may batas na sa Pilipinas na kung lalabag ka sa quarantine protocol, yun ay Republic Act 11332. Ito ay may multa na nasa 20,000 to 50,000 pesos and pagkakulong na 1 month to 6 months, diba? So, alam naman natin na hindi ganito kalaki talaga at sa kataas
yung penalty sa quarantine protocol na ito, pero sana maging isa itong halimbawa and para at least matakot din yung iba na yung mga pasaway dyan na lumabag sa protocol, sana masampulan ito ng mga kasuhan para at least makita naman ng tao na no one's above the law nga sa Pilipinas. So sana ganun nga yung mangyayari dito. So alam naman natin na si Gwen Gwyneth is nag-positive siya. So iniswab siya ng 26, lumabas yung kanyang swab test result ng 27 na December 27, so yun ay positive nga. So walang nakakaalam na positive yung magiging result niya, diba? So maskin siya siguro is nagulat din siguro sa kinalabasan ng kanyang swab test, diba? So nagpamayabang pa siya doon na marami daw siyang connection and maraming tutulong sa kanya na para makalabas sa hotel. So ayun, one day or ilang oras muna pagpa-party sa labas, pero kapalit naman ito is mga kaso. And kung mas malala pa is mayroong mga taong mahawaan and magkakaroon ng talagang grabing epekto ng COVID sa katawan. So vulnerable kasi yung matatanda, so hindi natin alam yung mga nakasalamuan na yun. So kasi yung mga nakasalamuan ni Gwyneth Ann is hindi pa natin alam kung may mga matatanda siyang nakasalamuan na tao and may posibleng magkakaroon ng worst, may death pa. So she is accountable for liability na pwede siyang kasuhan ng criminal case dahil sa ganitong act, diba? So sa makasariling pamamaraan, diba? At ang hotel naman na pinag-quarantina ni Gwyneth Ann Chua is posibleng haharap din sa kaso or kung sino mang taong behind sa pagpapalabas kay Gwyneth, or ito ay sinasabi nga sa mga balita na ito ay posibleng binigyan ng pera or under the table. So syempre naman pag mayaman ka, kaya mong gawin ang lahat, diba? So abang-abang na lang tayo kasi nga kinakasada yung kaso nito. So paglabas nito sa quarantine period niya, so most probably malaking kaso yung kakaharapin ng isang tao na ito or ni Poblacion Girl, kasi nga nakipag-party siya doon sa Poblacion Makati City, so kaya siya tinawag na Poblacion Girl, di ba? So ayan lang, sana mag-ingat naman tayo sa ating mga action, sana mag-isip naman tayo kung sino mga tao yung pwede nating mahawaan or sinong taong pwede nating mabigyan ng mas malaking problema, di ba, kaysa sa pag-party-party mo, di ba? So ayan lang, dapat kailangan natin na isipin din yung mga taon na kapaligid sa atin, di lang puro party and kainan, di ba? So ayan lang mga kamikos, maraming salamat. Don't forget to subscribe to my channel and always click the bell notification para ma-notify kayo pag meron akong bagong i-upload, i-review or gagawing content sa akin channel. So maraming salamat pa rin sa inyo sa walang sawang pagsuporta or sa walang sawang pagsuporta at saka sa walang sawang panonood sa mga videos ko. So thank you for watching once again. This is Miko. God bless us all. At peace. Yo.